La Union, tinaguri ang surfing capital of the Northern Philippines. Pero alam mo ba na hindi lang iyan ang kayang ipagmalaki ng probinsyang ito? Sa mga naghahanap ng lugar na maaaring magnilay-nilay, dayo na sa pinagmamalaking templo na makikita sa San Fernando City, La Union. Ito ang Macho Temple. Ang Mazu o Machu Temple ay isang Taoist na templo ng Chinese Goddess of the Sea na si Mazu. Ito ay matatagpuan sa Quezon Avenue sa Barangay 2, San Fernando City, La Union. Ang templo ay idinisenyo ni Architect Thomas Jokno at itinayo noong ika-11 ng Setyembre 1975. Suportado ito ng mga grupo ng mga debotong Filipino-Chinese community sa pamumuno ni D.K. Hio at sa suporta ni dating Tourism Secretary Jose D. Aspiras. Majestic kong ituring ito dahil sa pagkakatayo nito sa mahigit 1 hektaryang lote na 7 palapag ang taas at may taas na 70 feet above sea level. Tanaw mula rito ang West Philippine Sea at ang San Fernando Seaport sa di kalayuan. Sinasabi rin ito na pinakaunang Taoist temple sa Pilipinas at isa sa mga pinakamalaking Chinese temple sa labas ng China. Walang bayad ang pagpasok dito. Basta magpaalam lang sa guard na naka-assign sa entrance gate. Sa pagpasok sa loob ng templo, may mga sinusunod din tayong dress code dito. Bawal ang mini skirts, bawal ang exposed midriff, bawal ang short shorts, bawal ang exposed shoulders, bawal ang tank tops, bawal din ang dress or skirt with high slits, bawal din ang mga damit na maaaring makita ang mga masiselang bahagi ng ating katawan. At isa pa, no pets allowed dito. Sa kahabaan ng entrance na may nagtataasang mga pader na gawa sa bricks at may 18 malalaking batong estatwa ng mga Chinese saints na may iba't ibang pwesto o estilo ng pagkakatayo o pagkakaupo ay iyong makikita. Mayroon ding 2 pabilog na pond na pinalumutian ng mga water lilies at koi fish. Ngunit sa ngayon, wala na ang mga nasabing isda sa lugar na ito. Sa tabi ng mga nasabing middle ponds ay may isang maliit na istruktura kung saan ang isang tao ay maaaring magsunog ng insenso at mag-iwan ng mga handog para sa mga diyos. Sa kabilang panig naman ay may mga estatwa ng mga hayop na pinaniniwalaan ng mga Chinese bilang mga good luck charms o anting-anting sa swerte. Sa templong ito ay makakahanap ka rin ng mga gintong emblem ng dragon, bell tower, drum bamboo garden at Liang Ting pagoda tower. Ang mga interior ng Macho Temple ay puno ng mga sinaunang ornaments ng mga Chino at mayroong isang spider-type dome ceiling na dinisenyo na may pabilog na pattern. Hindi tayo nakapasok sa loob ng templo, kaya hinanap na lang natin kung ano ang meron sa loob ng templong ito sa internet at ito ang ating nakita. Ayon din sa internet, ang imahe ni Mazu ay pinalamutian ng tradisyonal na Chinese headdress at makulay na damit. Nakapikit ang kanyang mga magagandang mata habang ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang dibdib na tila ay kamukha ng Our Lady of Kaisasay na naka-enshrine sa Basilica of St. Martin sa Taal, Batangas. Sino nga ba si Mazu at bakit ginawan siya ng templo dito sa La Union? Si Mazu
ay ang sinasambang puon ng medieval Fujian Saint Lady, Lin Munyang. Ang Mazuism ay hindi formal na kinikilala bilang isang organisadong relihiyon sa mainland China o Taiwan. Ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng relihiyong katutubong Chino sa Fujian Taiwan at mga komunidad ng mga overseas Chinese sa buong mundo. Maraming mga deboto, parehong Taoist at Katoliko ang naniniwala na si Macho at ang ating Lady of Kaisasay ay iisa at pareho lamang. Isang kakaibang relasyon na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Tuwing September 21 hanggang 26, nagtitipon-tipon ang mga deboto para sa taunang pagdiriwang ng paglalagay ng imahen. Mula sa Basilica of St. Martin of Tours sa Taal, Batangas, ang mga deboto kasama ang imahen ni Macho ay maglalakbay pabalik sa San Fernando City. Kapag nasa lungsod na, tinadala ito sa isang prosesyon sa palibot ng business district ng syudad na sinasabayan ng mga tradisyonal na dragon dance. Ito naman ay tinatapos sa isang kultural na pagtatanghal. Walang schedule ang pagpunta dito. Kahit anong araw ay maaaring bisitahin ang Taoist Temple. Para sa mga naniniwala, ang Taoismo ay nagsasaad na sinuman, anuman ang nasyonalidad, ay malugod na tinatanggap na manalangin, magnilay at mag-alay sa templo. Malugod na tinatanggap ang lahat, anuman ang relihiyon o paniniwala mo. Hanggang sa mga susunod na episode ng ating paglalakbay sa mga lugar na maraming kwento at siksik sa kasaysayan. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing, earn, travel, and chill. Hanggang sa muli, paalam!